Nanindigan sa Executive Secretary Lucas Bersamin na karapatan ng Pangulo na mag-appoint ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Ito'y kahit pamanggagaling ang mga ito mula sa mga natalong kandidato sa nakaraang eleksyon. Ginawa ng opisyal ang pahayag bilang tugon sa apela ni Cagayan 2nd District Representative Rufus Rodriguez na huwag nang i-appoint o i-recycle ang mga personalidad na natalo sa nakaraang 2022 national elections. Alam mo si Presidente, napaka talino yung kanyang pagpili. Pinipili niya yung mga taong alam niyang makakapagsilbi at huwag nating pigilan yung kanyang nais ni Presidente. At saka, sino ba naman ang makakapagbawal sa sino mang tao na tumakbo dahil sa nais niyang maglingkod sa bayan? Huh? Mayroon din naman gustong maglingkod, hindi tinatawag ni Presidente, wisdom ni Presidente yan. Okay? So, we cannot actually limit the discretion of the President in choosing the people whom he believes could deliver on his agenda for the people of the Philippines. Nang matanong naman hinggil sa naging komento ng isa pang mambabatas na nagsabing huwag nang i-appoint ng Pangulo ang mga may planong kumandidato sa 2025 midterm elections. Ayon kay Secretary Bersamin, hindi nila maaaring pigilan ng sino mang nagdanais na kumandidato sa eleksyon. Sino ba naman ang makakapagbawal sa sino mang tao na tumakbo dahil sa nais niyang maglingkod sa bayan? Samantala, sa pananaw naman ng isang political strategist, mahalagang ikonsidera ni PBBM ang karanasan sa gobyerno ng mga itatalagang kalihim sa kanyang administrasyon. Ayon kay Publicus Asia founder at CEO Malutikiya, mahalaga na may alam sa byurokrasya ang mga ilalagay sa pwesto ng Pangulo. Importante rin anya na marunong sa konsepto ng teamwork ang mga opisyal ng gobyerno. Napaka-importante yung meron kang experience sa gobyerno. Kasi maganda yung kumuha ka ng bagong muka from the private sector. Pero bago maka-adjust yan, masyasyang. Mahalaga na action-oriented. Mahalaga na magaling mag-communicate. Mahalaga na talagang 24/7 ang trabaho. Naniniwala rin si Tikiya na napapanahon ng maglagay ng permanenteng kalihim ang Pangulo sa mahalagang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Agriculture. Dito lamang Martes, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na maaaring magkaroon ng reorganization sa kanyang gabinete ngayong natapos na ang one-year ban sa mga natalong kandidato na tumakbo sa nakaraang 2022 national elections. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.